This is the largest abandoned paper factory sa Bicol. Ang Paper Mill Factory. May dugo, may baril. And today we're going to spend the next 24 hours to investigate kung ano talaga ang meron sa bawat building na ito. Ang paper industry nito ay isang korporasyon ng Pilipinas na mas kilala bilang PICO. May isa sa mga multi-billion peso mood ng base ng industriya na nagpapatakbo ng tanging ganap na pinagsamang pulp at paper mill sa Southeast Asia noong 1963. PICO was originally incorporated on April 1, 1952 but pinalitan ito ng pangalan noong 1963. It was operating a forest concession about 187,000 hectares and some of 20,000 hectares ay halos pantay-pantay sa lugar ng Camariri at Falcata na tinatawag doon ng Albazaya Falcatera na itinanim ng kumpanya. Gayunpaman, ang produktibong taon ng PICO ay pinahirapan ng parehong panglabas at pangloob ng problema kaya pagkalipas ng ilang taon, nagsara ito at naabandona noong panahong 2006. Ay isa sa mga malaking kawalan ng komunidad, lalo na sa lokal ng ekonomiya ng Bislig City. Higit pa rito, hindi nawawala ng pag-asa ang lokal ng pamahalaan ng Bislig City na ang pagbansang pamahalaan ay makakahanap ng mas magagawang solusyon upang malutas ang problema. Bago ka makarating sa lugar, kailangan mo talagang bumiyahe almost 4 hours from Davao to Bislig City. I think almost 3 to 4 hours yung biyahe namin bago kami makarating sa lugar na pupuntahan namin. Medyo malayo talaga yung biyahe namin, kaya hindi talaga namin gumising ng maaga para mas maaga ka ding makarating. Kailangan magtabi yung mga ibang kasamahan ko guys para hindi sila makatulog sa biyahe kasi almost 3 hours pa yung biyahe namin bago kami makarating sa destination. At pagkarating agad namin sa lugar, sasalubungin ka na talaga ng mga puno na medyo creepy yung dating at bawat dulo at gilid nito. Makikita agad natin ang mga iba't ibang building na halos lahat ay abandonado na. So basically itong lugar na to guys, so sobrang laki nito. So bali yung mangyayari sa lugar nito, it's para siyang shop. So pagawaan or dito yung inaayos ng iba't ibang parte ng mga machine. Kagaya ng mga machine dun sa paper factory na ginagawa nilang papel. At bukod pa rito, dito din nila inaayos ang iba't ibang uri ng mga machine na ginagamit nila sa loob ng factory. So I think this is the area na dangerous talaga kasi meron siyang mga protective gear na kailangan nating sundin bago tayo makapasok sa loob na to. Kaya we decided our team na puntahan ang pinakaunang gate na dito natin mismo makikita at masasaksihan ang abandonadong paggawaan ng papel which called the paper mill factory. So we try to explore this one at iikutin natin to and we don't know kung ano talaga yung makikita pa natin. Sad to say, hindi tayo pwede makapasok sa loob and because of some problem na pinipix pa nila until now and we don't know kung ano ito. Kaya pumunta na lang kami sa isang parte ng factory na kung saan nila inaayos at ginagawa ang iba't ibang machine, especially yung sirang machine na ginagamit nilang paggawa ng mga papel. So kung makikita natin dito, this area is para siyang kusina yung look. I don't know kung tama ba ako guys, but kung titingnan natin dito, meron siyang mga tiles or other room na parang office area nila. But I think guys na para talaga to siyang parang kusina nila. After namin malibot ang buong building na ito, pinuntahan agad namin yung isang opisina and we don't know kung anong klaseng opisina to dito. So I think this place guys is para talaga siyang office na iba't ibang parte. So I don't know kung ano talaga yung mukha dito dati. But lahat ng mga kwarto dito is wasak na talaga. Kasi sa pagkakita namin, sobrang daming papel ang nakabaon at nakakalat sa loob. Kung makikita natin dito, so sunog na mga papel to. I don't know kung anong klase ng mga documents itong sinunog talaga dito. Meron din isang CR na sobrang laki. I think this place ay dito lahat pinaprocess ang mga bagay-bagay. So grabe, so sobrang tagal ng building na to. Is natutubuan talaga siya ng mga root na hindi lang maliit. Parang lahat ng building hinakot niya lahat. Maliban sa isang abandonadong naglalakihang factory dito, meron din silang isang building na pwede kang maglaro ng isang bowling which called the bowling alley. Guys, this area, hindi lang talaga siya paper or paggawaan ng papel. So meron din silang parang area na parang arcade mode which is itong abandonadong bowling area talaga. Na halos lahat ng konsepto nito ay abandonado na. Kaya pagkarating namin sa lugar, eto yung bumungat sa amin. Abandonadong imahe na tila naiwan ito during the crime scene of this place. And we don't know what happened about this scene and I respect and I don't want to give about the meaning of this picture. So meron din kaming nakita yung kasama ko, si Jay, isang imahe na
may number 3 nakasulat, tapos meron ding dugo at bala. Then kung titingnan talaga natin to, it's dito talaga siya na area. Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano talaga ang nangyayari sa lugar na ito. The things na binuksan ni Jay, yung kinulob na yung picture, it meron siyang kamay, tapos you know, may baril yung kamay talaga niya. We respect this one. Dito man talaga yung nangyari to. So hindi kami nangingi alam. And the team is, we just explore this peacock, which is this area or itong lugar or the whole of the building. So exploring and document based of the article na nakita talaga namin, we did not expect about this. And again, I respect to the history of this place. Kaya nilibot na lang namin ang buong lugar na ito. At medyo hindi kalayuan, meron naman kami nakitang isang tali na parang merong nangyaring masama talaga dito. Pasintaboy lang po talaga. So meron kaming nakita dito. I don't want to overthink about this sa nakita talaga namin, kasi sobrang creepy talaga siya. Lalo na tong tali na to. Itong tali na to guys, mag-isa lang talaga siyang kinabit mismo doon sa itaas. And I don't want to overthink kung ano man yung iniisip nyo or ano yung iniisip natin. So let's just respect kung ano yung talaga nangyari sa lugar na to. I believe after a long year, sobrang dami nangyari talaga sa lugar na ito. Kaya lumabas na lang kami para puntahan ang isa pang abandonadong factory. Kikita natin dito guys, sobrang dami talaga ng mga gulong na I don't know kung anong ginawa talaga dito. Mga interior, di ba? So ang daming mga interior ng mga gulong na nakandarapa talaga dito guys, na which is abandonado na talaga. Hindi ko na lang pinasok ang buong dulo na ito, baka hindi natin alam, pwede tayong makaapak ng ahas na sanhi pa ng kapahamakan natin. Kaya lumabasa lang kami sa lugar na ito para magantay ng next 3 AM. At bukod pa rito, makikita din natin ang isang abandonadong VIP resort nila na halos lahat ng konsepto nito ay sira-sira na, especially sa pool area nila. At sa kabilang part na ito na medyo hindi kalayuan, dito din natin makikita ang isang admin na abandonado na din. At sabi-sabi sa kwento, the place is so creepy. So nandito tayo ngayon sa isang area kanina na kung saan tayo umuna umasok, which is yung paper mill na second factory nila guys, na which is pagawaan talaga ng machine. So we decided our team to explore the 3 AM challenge. Basically, sinubukan talaga namin pasukin ulit ang bawat area na kung saan kami umikot kanina. But bigla ang pangyayari, tinawag kami ulit ni Kuya na... na mismo siya yung nagpapatay talaga sa lugar na ito. At sinabi sa amin, huwag na kayong pumasok sa bawat area kasi hindi natin alam, baka hindi na multo ang makikita nyo. Kaya back to the car and always remember everything by a prayer. Subscribe for Submarine 100K. Let's go. Let's go. Submarine. Yes. Woo! Let's go 100K. So guys, gusto na namin magpasalamat kay Tita Rob. So shout out pala kay Tita Rob from the 21 Strands Company in Dubai. So thank you so much Tita Robs, kasi tumuloy kami dun sa Beast League and you have sa little sponsor na binigay nyo. So sobrang salamat. So laking tulong yun sa team kasi nakapag-rent kami ng car. And yeah, so see you soon Tita Rob dito sa ano, sa Davao, and ingat ka palagi. And so another shout out naman po is maraming salamat po kay Abigail Evangelio. So sa mga gusto pa magpa-shout out po, yeah. So mag-comment na kayo guys. So comment kayo. So huwag kayong mahiyang mag-comment. Yun nga. So see you sa next series guys. So maraming salamat and thank you so much talaga guys sa pagsuporta ng Gersel TV. And yeah, I think that's it. Peace. Subscribe for Submarine. 100K this year. Let's go. Sheesh.